tungkol sa mga namatay na upang hindi kayo magdaramhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Dahil naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay, naniniwala din tayong muling bubuhayin ng Diyos upang isama kay Jesus ang lahat ng mga namatay na sumasampalataya sa Kanya. Ang sino ang sasama kay Jesus? Yung mga sumasampalataya. Amen. Yung mga naghihintay. Yung mga nananalig, yung mga tinatakan ng Espiritong mabuti, yung mga namuhay ng mabuti. Hindi kayo sasama kung ikaw ay namumuhay ng kasamaan. Bakit? Hindi Diyos ang iyong Diyos, Diyos ng kasamaan. Sana lang. John 15:17. Sana lang. 115:8, 339, John 15:17, 16. Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Hinirang ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga at manatili ang inyong mga buwa. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay ko sa inyo. 17. Ito nga ang utos ko sa inyo, magmahalan kayo. Tagasanlibutan, kayo'y mamahalin nito bilang Kanya. Ngunit hindi kayo tagasanlibutan, kundi pinili ko kayo mula rito. Ano sabi? Hindi kayo tagasanlibutan. O, oh, alien pala tayo, no? Sino tumanggap kay Kristo? Nasa kamay. Hindi ganito. Hindi ako nagsabi yan. Uy, kaya tinuturo mo, alien na. Iyan ang sinasabi. Ang lahat ng taong tumanggap kay Kristo, tinataan, muli bubuhayin, hindi tayo mga tagasanlibutan. Hindi tayo tigarito sa mundo. No, mayroong mga nagtuturo ngayon ng UFO, nandiyan na, no? Tayo nakakakita ng UFO, no? Hindi tayo yun. Wala tayong kinalaman doon. Pag tayo'y sumalubong na kay Kristo, sasabihin ng mga scientist, nako, yung mga nawawala, wala kayong maniwala doon sumalubong kay Kristo yun. Kinuha ng mga alien yun, yung mga UFO. No? Tinuturo ko sa inyo yan para pag dumating yung araw, nangyari yan. Alam niyo, totoo nga pala may mga ang demonyo maparito upang mandaya. Manling lang. Manakit. Mamatay. Umatay. Magnakaw. Yan ang dahilan bakit napunta rito ang demonyo. Para lulangin ang mga tao. Lahat ng instrumento ng demonyo, yung media, manood ka sa television, makikita mo si Cristo raw may kapatid, meron daw asawa. Lahat ng kasi mungalingan, tinuturo ng demonyo. Bakit? Para hindi tayo maniwala kay Kristo at manalig. At ikaw ay naniwala sa sinasabi ng demonyo, isa lang ang paniwalaan mo sa salita ng demonyo. Mawawalay ka sa Diyos. Bakit? Yan yung mansanas na naandoon sa puro ng kaalaman at ng kasamaan noong unang nilikha ng Diyos ang tao sa Garden of Eden. Hanggang sa ngayon, ng demonyo natatakain yan. Ibig sabihin ng pinakain, itinuro, pinaniwalaan mo. Pag pinaniwalaan mo, ibig sabihin, kinain mo. At kinain mo ang turo ng demonyo, kung nga rin sabi ng demonyo, naku, yung mga bakla, yung mga tomboy, yung ng Diyos, Diyos ang kumayan. Pag yung bakla, tsaka yung tomboy, yung naniwala ron, Diyos, ito pala kumuha sa akin, ha? Salamat, ha? Kailanman hindi na yung mga kabalik sa Diyos, mawawalay niya, ha? Bakit? Napaniwala ng demonyo. Kaya mga kayo? Kumakain ba ang ating kaluluwa ng salita ng Diyos? At dahil kumakain ng salita ng Diyos ang ating kaluluwa, tayo'y lalakas, lalakas, at lalakas. Pag dumating ang kasalanan, aayon. Magiging tunay na mabuti katulad ni Kristo. Kamukha ni Kristo. Image. Sabi ng marami na, oh, kailangan gumawa tayo na. Ang tinutukoy na imahe ng Diyos ay kabutihan. God is good.
Yun ang imahe ng Diyos. No? Pag pinanong ko si Matthew, ano kaya ang imahe nitong si Matthew sa kanilang bayan? Dalawa lang sasabihin ng tao. Dahil si Matthew, maglating tao yan. Image. At naman ikaw ay masama, pinanong ka sa iyong bayan, ako po, demonyo yan. Masama tao. Image. At ang tao ay nilalang ng Diyos sa kaniyang imahe. Mabuti tayo. Walang nilikhang masama ang Diyos. Ang tao ay nilikha ng Diyos na mabuti. Sa image ng Diyos. Subalit nang sila'y maniwala sa Diablo, kumain ng turo ng demonyo, sila'y naging masama. Bakit? Ang kinain nila'y salita ng demonyo, hindi salita ng Diyos na totoo. May naunawa tayo? Okay, tayo na. Sino sa inyo meron nakain ngayong araw? Nabusog ba? Basahin niyo yung Bible niyo pag umuwi kayo. Para lalo niyo. Kaya kung kayo binibigyan ng Bible para araw-araw, basahin niyo, pautan ng kaunti lang. Katulad ng ating katawan, kailangan pinapakain. May merienda pa nga. Ako nga, bago umalis ng bahay, kumain na kong tinapay. May kape pa. Mama, kakain na naman ako. Nakapagiti ako kumain. Tutok na tutok na tanghali hapon, hindi ako kumain, hindi ako makakalaw. Sa butong, ganun din ang ating katawang kaluluwa. Kita niyo ngayong araw na ito, ngayong umagang ito, lakas-lakas na kaluluwa niyo. Kung may lumapit dyan ng masama, kagawa kayo ng masama, ang lakas ng inyong kaluluwa, malinaw ang isip. Pero maya-maya lang, bukas, makalawa, nakalimutan niyo na. Nakalimutan niyo na lahat yung sinabi ng Diyos sa inyo. Nakakit. Nakita nito. Basta na may salita ng Diyos, malakas na naman ang kaluluwa mo. Hindi na naman niya mahihila ng masama. May naman naman kayo. Ang salita ng Diyos ay pagkain ng ating katawan, kaluluwa. Pakainin niya. Wala kayo ng Bible. Ito mo na ako. Karamihan ko ng Bible. At kung taon na ako kumakain ng salita ng Diyos. Kita niyo kaya ako kahit wala akong Bible. Nakakapagbahagi ako ng salita ng Diyos. Amen! At kapag ikaw ay naging nakapagbahagi ng salita ng Diyos, katulad ng huling binasa mo. Kapag ikaw nagiging nakapagbahagi ng salita ng Diyos, sabi ni Daniel, ang lahat ng tao umakay sa mga kaluluwa mula sa kasamaan patungo sa kabutihan ay magliliwanag na parang bituin sa langit. At ikaw ay pumunta na doon kay Kristo sa tinatawag na kasalan, merong rewarding ceremony. At ang lahat ng umakay mula sa kasamaan patungo sa kabutihan ay magliliwanag na parang araw. At bibigyan ka ng tutong ng corona. Kung si Rod yan ay nagbabahagi ng salita ng katotohanan, ng salita ng Panginoon, pagdating niya sa langit, meron kang mga reward. Tutong ang karangalan. Bakit? Dahil sa iyong pag-aay sa marami upang maging matuwid. Amen! Amen! Amen. Kaya ngayong umaga, tayo muling pupuri sa Panginoon. Panginoon, itila, isa-isa lang ha, mayroon tayo po, kita. Ang aming mga salapi na ito na iniandog sa iyo ngayon
ay gagawa ng mabuti sa mga nangangailangan. Marami pong salamat. Sinasamba ka namin ngayong umaga. Jesus na aming Panginoon.